your desire to be part of something, so not pag-panglabot, participation, means that we are co-responsible. Ako, pauban nga responsibly for the life and mission of the church as baptized members of God's family. Ato palawangan ni Iya, hindi. Kaya ako talaw, only key word, namang doon na may katungod sa participate, tungod kay kamo mga inyagan. So, kala, ato ng palawangan, okay, that's the foundation of participation. Participation also means we are invited, all, hindi kay some, all are invited to contribute. Imong ipaambit, imong gasa, imong panglantaw, kasinatian, ngadto sa ato ang nag-inusara na panaw o isisipahan. So, kana, contribution of what you have, what you are, who you are. Number three, Pope Francis says, participation is not, ato po yung importante ko na, is not about expressing your opinion o imong preferences, imong gusto ba? Yan imong ipamugos, imong gusto. Abil niya ganito ko, eh, hindi niya ito, mga anak ko ba? It's not that, no? But it's about seeking God's will together with humility and openness. So here, ang ako nakita ng keyword to me, discernment. Participation means hindi pamugos sa imong gusto, sa imong point of view, but it's discernment. Buapil ka sa pagkino sa pagbubutong sa Diyos. Amen? Pwede mo ngayon na, ikaw na lang ang abisat. So, una, mahalang tiyatana. Pader, ikaw na lang, pader. So, una, na-assign ko pagkuparokya ba? Natukot ko pagkuparokya. Pobre sa nakarokya. So, tanawin sa pista, ang handa naman, tawag na ko sa first time nila na i-counsel. Kaya iba ko ang sulit na rupya. Kosa, sa may itong buhat doon sa pista, hinun ka sila. Kaya yung sila na, Pader, ikaw rin yung mabuot. Kung, ano, ito sa itong pista, ako rin mabuot. O, kaya rin ako, ako rin yung tikaw. O, dapat, apil ka na, no? Pagpamalagan, together, no? Discerning together. Na, participation also means we are attentive, kanyang mabinag tayo unta sa mga signs of the times. Isa gatay tayo sa panahon. Mga habits sa panahon. Panginahanglan sa kalibutan, labi na sa mga kabus o sa mga isa-bisaya sa marginalized game. Mga ipadakling sa panahon. Pag-ilaw-daw. Galawag is a pressure. Kanang ipadakling. Yan ang wag ipa-appeal. Ha? Kanang wala ipa-appeal sa katulimbad. Sinalikway, pwede po. Marginalize is more of, di ba mag-margin ka? Pag paper? Ang naas sa tulog, maoray imuhang importante sa gawas o aming amot. So, kana. So, gikan aming unahon na ni Pope Francis, nagpudyo to upat ka pamagi sa pagpalalong ini. Una, baptism is the foundation of participation. Kaduha, hindi, co-responsibility is implication of being baptized. Dahil ikatulo, kining communion of dialogue, kining discernment as the way of living out participation. O, ikaw pa, participation as involvement of the poor and the marginalized. So, makita ninyo, those are all in the thoughts of Pope Francis. Ako lang itagaan o focus para sa'yo na ito na mabutang sa itong kamot. Number one, participation, something about baptism. No? Ikaduha, is co-responsibility. Ikatulo, discernment of dialogue. Ikaw pa, appeal asa ang mga naasa, peripheries, involvement. So, dalira, no, katungkutan, para na ito,
kasi satisfaction sa diwani na lang pa. Kaya ito na lang na sulayan formal ang baptism as the foundation of participation. Pope Francis says, participation is not only a right, di lang sa katunog, but also duty o gasapot siya sa mga pinunyagan. So importante itong pagka-pinunyagan. Baptism is the sacrament that initiates us into the life and mission of the church. Ano tayo? Sinatagatan sa mga sa bunyag. Kilisa, no? Dahil it is the source and foundation of our participation in the Synodal Church. According to the preparatory document of the Synod, magbutoy dokumento ng iandang to prepare for this Synod, ay ang description, baptism gives us common dignity. Common dignity. So yung sabita na, common dignity. Common, isaluhan na itong tanan. Kahamili yung isaluhan na itong tanan. Hikan sa dunya. So mayroon mo, asin mas labaw o dignidad? Ako isip obispo o ikaw isip binunyada? So na ito ba? Mas labaw ba ang dignidad ng obispo? Ha? Sa mga? Kasi yung tanaw. Kaya ibang mali, mayroon ba yung ibutang sa pedestal si Bisya? Ay, pati na nabubuhay yung obispo, ay, may basaka rin sa damay, kaya ako makita ba? Kaya mali, magunahan ka ka na, ay, bisko ni. Dapat, ibuok yun yung manok. As ang atay, pinha, moradag gabi nga, siguro ato na lang pagtaho. Pero in terms of kahamili na itong tanaan, we share the same dignity because we are all Catholics. Ngayon mo kung pare, yung rin natin as obispo, it becomes an office of service sa para natong tanaan ng mga pinunyagan. Amen? So, pagka binunyagan, naghatag nato o usara na kahamili. Kita ka na. The same dignity. We share the same dignity. Kung nga, usaka, hitagaan ka o kahit usahan isip usaka, pamilya. Ano yung ikat at communion? Now, you become part of the communion of the church because of our baptism. Kung nga, share vocation. Kanina, tawag ni Kristo ang atong pagkapari, pagkapropeta, o pagkahari. Usahay yung bunyan sa'yo naman ito, no? Kay Morales siya ang kanang cultural ni Pista Manggut. Dapat itabunyan ng kawagong anak. Dayon, pagkauman. Ano? Inang-ihaw. Pagkauman, walagwaan ito makita ang kalawang sa kahulugan sa maong pangitago sa kinabuhi sa katao. Ang pagbunyan niya at ulit. This all happens to each one of us. Baptism, pinali sa baktunya, we are united to the church. Nagkaiusap tayo sa lawas ni Kristo. We are called to share in priestly, prophetic, kingly roles. We are also filled with Holy Spirit who guides us to listen, discern, act according to God's will. So mga igsoon, ang punya, sama sa nagdunod sa sayo-sayo, hindi siya talang daw is moral kulturanhon lang na kalihukan kay pista lagi muli niya ko dito makikaway ko maapil sa linya kay pagkapil sa minaw na nagkantay ng mga pero sa tinood lang ng pagunyak ta because of all of this profound dalawang kaayo na kakinay pangitago sa ating kinabuhi may usap ka diyan kang Kristo o nakabatong tao maura na kamili sa pagkabinyagan dahil yung ating misyon, vocation, kini, priestly, prophetic, minerals. Parang siguro kita na lang simbahan na sa inyo sa Tuhan. But this is very important as the foundation of our pagpanginlabot. Ano ang panginlabot ng ko? Nga nang doon naman ko yung duty ko. I have the right to participate and also the duty, the responsibility. Why is that? Tungod kay ako,
pinunyagan. Nakuha ka sa Diyos sa iyong bunyag, nauna, di ka talaga sa katilimbang simbahan, o ako'y labot niya, kamaral ka, pinunyagan ka, pero iyong pinabuhi, layo ka sa katilimbang. Iyo, okay, wala mga isang oras. According to Pope Francis, participation is a right, katungod, because it expresses our dignity. Tungkol sa ito ang pagkahamili, ito na ito'y katungod. Because of being the image and likeness of God. Ngayon, it's not only right, it's also a duty. Sa pikas bahay, inong katungod, sa lain bahay, katungdanan. Katungod, dahil sa lain bahay, katungdanan, duty, responsibility, because it implies na responsibility, commitment to the good of the church and society. And participation is a gift, gasa, because it is not something that we can claim or demand, but something that we receive from God as grace and as a vocation, as a call. So participation, gasa, tawag gikan sa Diyos. Amen. So mo'y una na pagpalawan na ito. Anumang naamoy katungod mag-apil o mangilabot tungod kayo ka mo mga pinunyagan. Then you know the significance of baptism in each one of us. Ikaw ha, kining konsepto sa co-responsibility as implication sa baptism. Tungod kayo pinunyagan ka, una nga doon na ko'y kitang kalan, we are co-responsible. Ano naman na ito? Siguro ito kailangan ka na nagtuo ang kalaganan sa ato kasaysayan sa dagdag simbahan. Na ang pinaka-responsable para sa simbahan ang mga pare o mga obispo. Possibly, no? For many centuries, ang mga laiko panalitan, ang inyong pagtanaw, sila bisip ay bahala na. Diocese. O sa parokya, sa pagod na lang ng poor anak. So, meaning, who is responsible for the church? The bishop, the ordained. Possibly, ganap. Pero ngayon lang, no. We share that same responsibility. So, it's co-responsibility. Why? Because we are all baptized. Participation means everyone has voice and responsibility in the mission of the church. All baptized are called to share their gifts, insights, experiences with the rest of the church, especially with their pastors and bishops. So, may pagkatin niya na, opera mo ito? Is there something new sa inyo or you know this already, or ibang na nang ito yan, I am co-responsible. Kanang panawagan si Father na ay mga buluhatong niya, o ato gayon ka. What? Kung sa may nagtukmod ni mo, nga ni apil ka. Kung sa nagtukmod ni mo, nga ni donate ka na po. Kung sa nagtukmod ni mo, nga nang labot ka. Posible tungkol kayo, nasayod na ka sa mga kasingkasi. Apil ko po aming simbahan. Ha? Tungkol sa ako ang so, posible, din na nagbago sa ato ang ha? Naman ba ang nakatihan sa karistansi? O ang mga isundo? Ito sa barangay, na isundo dito. Karistansi, ha? O isundo. Pero ini, ngayon ang father na ilisal na taka, ubisan ba isundo, magbabuol ko tag-ilisan ka. Ano mo na? Tungkol kay we feel, we are co-responsible. Wala. So, it's not something new. Nananang sa toa, no? Pero sa mas baga siguro, na binunyagan na ito, posible, feeling pa na, wala pa na nila mapatik, manangawa sila yung pakialam sa dagdag sa simbahan. Kaya baga na sila, ha? Sila binunyagan na ito. Very, isigitan sa peripheries, baga na sila. All baptized,
So co-responsibility is a term that Pope Francis has used to describe the role of the laity in the church. No? So mana, co-responsibility is the role of the laity. The lay, mo, mga laiko. Para sa mission of evangelization and service to the poor. According to our Pope, co-responsibility means that all baptized, regardless of their state of life, sa mga state of life, single, married, sa pag, inyo, or bilinyo, or inordinahan, na, state of life na ito na. Regardless of our state of life, we all share in the responsibility of proclaiming the gospel and building up the church. From my point of view as a bishop, isa may difference na po sa inyo ng mga binigyan. Mas natulang na ako ang responsibilidad. Pero, we share the same. We all have the right. Mag-uol ko kung ngayon mo nga bishop, ikaw na lang lihat. Okay, may dili. Mayahay ko din na lang. Pero, lang ako, anak. No. Sa ito pa, pare, pare space, ikaw may mas dako, gift ka o pinabago na din ako. Yan, obispo man. Maga nga, importante ang ato ang pagdawat nini para ang ato ang pinabuhi, ang mission sa tiba, mas buhi, no? Mas dynamic. So, to foster a more citadel church, kinalanta ka na ang simbahan na naminaw, mamalandong, o himog desisyon together. I don't know sa mga parishes, are you part of decision-making karon? Actually, sa Mindanao, I think we are more in a way, pwede mas abante tagamay kumpara sa mga mas traditional na mga parishes na ito na 500 or 100 years na sila makaraang simbahan. Masahay ang ilang lagan sila pinabuhi as simbahan. At ito yung inalaan. Sa Mindanao, nagsukod kita sa BEC, as mentioned na niya ni Sabong, no? In the BEC, we have a lot of levels of participation. But most likely, that kind of levels of design together. Even in the parish, importante nga buhay kita yung parish council. Kaya diha mo mag-abot with Father Parish Priest, para adun na mo ay pamaagi sa pag-discuss, pag-binayuay, o pag-design. Asa ko pa yun? Pag-inyon mo, Father, ikaw na lang bahala niya. Kasi, ganahan ko sa Father, ano? Ay na, kayo, ay may samok. Ano yun? O, ay may samok. Pero, mas nindot, mas tuwi ang sipaan kong apelo ka na. Kasi, tugay ang proseso kung ano pang paminawan ka na usa. Pero, that's how a synodal church is. In the experience of deciding together. Lamit na siya, balag mo ba ito kate, nagkaubad pa sa pagpaminaway, sa pag-discuss, kasi nagamay sakta sa tingog, kata, pero ito man, kata, nagkaubad ka sa work, ano, nagkaubad ka sa sakamisyon. Lamit ang pinabuhi niya, adunay pag tinabangay, no? Pag-decide, deciding together, discerning together. So, hapon ikaduwa nga itong gift palauman sa mga na ni Pope Francis, no? So, may nag-participation, importante ang co-responsibility. Bishop, priest, and lay, we are all responsible for the church. Amen? Ikatulo, importante ni process. Kaya participation naman, pinahatlan na ay proseso. Kaya pag wala yung proseso, masin matagulian. No? Kaya gano'ng dagan mo apil, ha? Dagan mo apil. Kaya pag wala yung proseso, masin gili magkasinabot asa tayo ni. So, Pope Francis invites us to live participation in the spirit of, katong kaganihan, communion. Na we are related, no? Katong relationship. Sama nga ang amahan na natin Espiritu Santo, yun ay relasyon sa usa-usa as a community of persons. Kita po, we are a community of persons na atay relasyon. Kung anak, mag-participate ka. Ngayon, dialogue, mag-participate ka,
dapat abri ang imuha kasing-kasing una-una. Nga dili kay mo ito na kay gusto, marami imuha yung gusto nga ipanitabo. Kaya kung dili gali na mag-tere, may kalakas, kamura nila kay. Nga ano mong itawag-tawag ko na karoon mo sa gusto, di ko mawag ako sa Diyo. Tako, masasalado ko kay ka na, kaya lo, iibutan ko sa imuha kay dayon, ang atong kayo anak, deserve. Kasi kalainan sa reflect of deserve. Ang reflect, mamalandong ka. Reflect, marap talaw sa mirror. Naunsa naman ko. Ha? Reflection, what's happening to me? Marap talaw, reflection sa mirror. Discernment, unsay gusto sa Diyos para nako. Ha? Mas lalong ni. Reflection kay unsay gusto na ko, unsay didate na ko. Pero discernment, unsay kung-hung sa Espiritu Santo. So, muna ang pinaka-basis of communion, ang pinaka-method ay proseso sa pagpaminlabok na ko, na kabalot na mawian ang community, kanya doon ay ka-abri sa kasing-kasing, huwag ang tuyok na to ang kabubuton sa Diyos. Dili ang matagpusan na to, ang ikatante gano'n. No? Participation is not about expressing opinions or preference, but about seeking God's will together. Eh, pwede naman si Pisa kay mo seek sa God's will. Kaya, sabi ko, ako na lang bahala. Ilam na mo niya, eh, okay na. Ako na lang bahala ang say, kaubot ko sa Diyos. Amen. Alik ka na lang, inusara. Ang importante, itan ka na, apil, maapil ka. So, importante na lang, makamaot ka, kagausan na to, we know how to discern. Mami atong witness na kita sa mas dagkan sa atong lay, di ka kapauwa, wak ka matutuloy, wak kita matutuloy na malandong, nga, tanaw na makaugali yun, mas going on in your heart now, marag wak na to, sige, taglihok, no? Kada adlaw, may activity, hala, tas ito, project, ana, activity. Wala ganyang reflection? What's going on in me? Sa tanang activity niya na itabo, nalipayan ko ba ko? At na, reflection na. Sa tanang na itabo, fulfilled ba ko? O nasakitan ko? At na, reflection na siya. O sa iwa, nagamit na samok na, sa tanang na itabo, asa man ka gustong dagkong sa Ginoo? At na, discernment na siya. Oh, discernment na siya. So, reading the signs of the times, asa ka ginadala sa Espiritu Santo. O may gusto may tabo sa ato sa tupapakaroon. Kita ang sibahan ng Catholic Church, asa ka ginadala sa Espiritu Santo. Kung isa gusto nga sira ang matubad, o ang makabisira ang matubad, gusto siya, kitang tanan o apil sa pagtubad. Amen? O dirabi, lamit ka ito ang participation, no? Anong magbati na ito? Pero mind you, naghanda yung mga conservative sa simbahan. Giniganahan. Ano eh? Ginakitisay sila itong Santo Papa for bringing this up. Siya, ang kalibog-libog yung Santo Papa. No? Nag-drapo ang isa, kasamok-samok. Ngayon mga ina na panglagtaw, no? Ako, I am more on the side of the Pope. Makita na ko, it's beautiful to have a church na with respect to each of our roles. Kaya nga may role ng obispo, may role ng priestess. Wapin mo, wapin mo, may yung nga bisa. I am baptized. No, na, ako na iba, ako na diha, ako na, may mo kinahala ko bisa. O may mo palit. Binunyan kami. Wapin na may kinahala nito. Agit na mo. Dali, dialogue. Communion, dialogue, discernment. Kitang tangan. Depende apil kung sa inyong papel. My role as a bishop, at mga pari as pharisees, kamo mga lay leaders, o mga uban, kung sa'y gihatag na to, kung sa'y inyong pong ikahatag, muna yan to ang itampo. In the process of communion, dialogue, sa so, it's not imposing our views, interests on others, but listening to and respecting what others have said.
Tapi isang po kami, na ay usaka avid kay nga divorce, devotee sa usaka, sa usaka devotion. Hindi na konsultin, kasi na ka gawin. Pero, yeah, makita na kong dawahan, upaw, grabe inong kaitag yun sa umang devotion. Pero kung sinin tabo niya, dito sa council, gusto siya na at kanang kalihukan sa parokya, tayinom sa mamang devotion. Kaya nga, yun ang pagkahon ng pangay, yun ang mga nandiyan mag-inong itagaan ng pagtagal na sa tabang devotion, this is the devotion. Kini ang pinakamindong na devotion. Ikaw, inong mo ng pagbati. That's imposition ba? No? Imposition, it's not helpful. So, ma-ostracize siya. Maglago kasi makaupan sa council. Una na po niya si devotion mo. Malagi na. Ayun, ipag-upas. I-share kasi nakita niyo meaningful and just allow others to appreciate it. Unya, makiusa mo. Sana. Hindi lang usap ka opinion. Iba niyo yung simbahan. Pagkatahan ko. Isang sa organizations lang kanya niya. Lagang sa organizations. No, dahil lang ay mga karisma. O kisa may maayaw niya. Pwede mo ba yun na kami ang pinakamaayaw yun niya lay organization. Can you say that? Ayaw ba gano'n? Ano yun? Ha? Mag-yot. Pag-usapan na pagtanaw. O, ano na? Ngayon na, imposing. You impose your views and your interests on others. So, participation is more on listening, pag-paminaw, o pagtahod sa mga sayang kasutin. Not attached to our own ideas or agenda, but discerning what God wants us to do. Okay, so regarding anak, na ay mga warning ato sa tupapang mga manimong posible na lit up sa simbahan, no? Na makapalong sa participation. Number one, ito, dimension yung isa na yan, no? Individualism. Ikalawa, clericalism. Katulog, mga ideology. Kapag, polarization. Ako yung describing yung equipment yung tarapusahan niya. Unang, individualism is an attitude that values the self above the community. So, this is a communion. Malabaw ka. No? Individual ba? Ito may pinakamaayo. In a personal interest above the common good. So that can lead to selfishness, isolation, indifference. Clericalism, kiniput, kanunay din yung ibalik-balik yung sa tupapa sa tuha, the tendency to be excessive. Nahilabian, sobraan, nagahong o privilege sa mga kapanian to exclude or marginalize the laity from the life and mission of the church. Clericalism can result in abuse, corruption, authoritarianism in the church. Clericalism can also stifle the diversity of gifts, charism, and vocations that the Holy Spirit bestows on all the baptized. So kung magpagayon ni ang usap sa parin yung tanaw, siya'y halot sa tanan, siya'y in charge sa tanan, mapagod ni diversity of gifts, charism, of all the baptized. Hindi marasipituan ang kanibot sa bunyag sa matag-usa. Mga kanunay ato sa tupapang katahinan kung sa amo, mga kaparian, we have to check this. Kadalang mo kung atong balikan nga ng may anak sa hayop, kung magbubot, hindi magbubing i-spoil. Lagi, yung nato nga dito ngayon mo, tayinan niyo ko, okay, bigayin ko po. Kaya bang, tamang ba? Ako yung hanta kay si Father, buti ang samatag, si Bisyap, si Bisyap, ano? Namabang pari, at kinahalan namang senior po po. Na? Kaya nga naman, kay tumang senior, mas nabang mabaw ko sa Father. Ah, na? Ano na siya? Mga title na siya, no? Nahirin na lang, para na lang ay pakaispesyal. And then, asa nagikan sa atong tanan na, no? That just don't blame us, actually, itang tanan, nasikyatan ay nasubraan ang inyohang pag. Usahay na ang isa lang, na ganit mo puti mo. Pimpiyon na lang mo. Na nato, si Father mo na. Hindi ka na lang sa lang. Oo. Sama ka, si Bishop. So, maan na biya na. Okay na biya.
Wala yung reklamo. Dahil abuse lang siya. No? So, or sa lang siya na buko lang ang pag-describe na posible that can be usas sa babag na ang simbahan ng inyong participatory. Dahil sa pato, ideology, kanapang rigid na closed system of ideas. Okay. Ikaw na ang sakto. Ito, isang tumang ganiya, ang iyong devotion, maura kayo, pinakamaayo, sana. Or na ideology ka na siya. Ah, naiyong mga ministry na ito, usahay, gapain mo diha. Ideological. Isa na ang bispo, kung tahan na lang eh. Kaya, kinitagyan, tama niyo. Ha? Na mahulog na ang dili apri sa dialog. Polarization, kanyang pagkabay-bahin, no? Division of conflict between two or more groups. Pwede na may tabo sa atong mga organization. No? Ayun, mga tayong organization. Mapolarize mo kung mag-competisyahan mo. Pili na communion yung tanaw kung dili competition. So, muna yung mga sustapag, pagkayaan natin siya na to, no? Individualism, matatusan na to, possibly, kurebalas, kami mga pari, radicalism, mga grupo, ideology, or polarization. That can be, moral, sabi na, kontra sa kapistina. Then, ito pa, involvement of the poor and the marginalized. So, we can participation, ginataga at stress sa ato sa tupapa, nga dapat mo reach out ta sa mga naa sa tatli. Katong personal consultation, we try to reach out, no? Sa mga guard, sa mga drive, mga kining sa bana, sikat-sikat, tinahanap ito sila, ano ang ating lumi o pangatang na ron? Pero mga, nagpasabot, naanat sila, nung wala sila'y apil. Ano ka na? Nakita-kita na mo si Gitmiting. Di ba? O, kita rin si Gitmiting. O nga, mga guwapo dito, mga subyot, wag ito na matahan sa ina. Na, di ba? O sa'yo, may mong tao tubag sa paminahan lang, kita rin pwede may mong sa tubag. O ito na matahan na kung sagi, gusto nila. Ako yung example na, masipyat ko sa una, patanong ka po, social action ko sa una. Dami pa tubig na nag-access to funds from PDP ba something. Having agency nga, ilahan ko yung maghatag pa tubig sa mga communities. So, may isa ka-tratin ako mga around 300,000 na siya. Sa barrio, butanag na siya at ilahan spring, water, butanag catch at kanyang reservoir, tubo, tayo na sa ilahan, asa dapit sila. Sino na tayo, igura ihatod ba? Mga lumad din sila. Sa mga sustanin ang lumad. Huwag mo mga tanong. Nagino kami ba yun? Kaya hindi na sila mag-inom. Hindi sila mag-inom. Yan naman, ipapalitin. Yan naman ang sila mag-inom. Sila kayo. Tama naman po inyong libutan ng reserve ka ng butangan ng sa tubig, sa goa. Tama naman po'y balag-balag. Yan naman natin may manhole para sa'yo, yung piho na. So lagi na sa'yo, entry. Hindi sila mag-inom. Okay, basing daw po nung naing mag-butang o hilo. Okay naman, hilo sa ila ha. Tinaas na yung mga tighilog yun. So yung sila na, butang nga naghilog, patay yung tangan. Mati sila na ino. So we have to change the design. So kana, example nga, no? Bago at ng tuyo, pewakta ng tangan, nati, pumpak yato, no? So, importante, marginalize, no? Maapil sila ang pumpak. The poor and the marginalized, these are our brothers and sisters who suffer from injustice, oppression, violence, salariyan. Discrimination. There are also those who are excluded, ignored, forgotten by society, by the church. They are the ones who cry out for mercy and justice. So, last na point, na ang kapos, ang mga marginalized, hindi lang sila dapat object of our charity, but they are also subject of our participation. Apil sila sa, hindi lang kayo tabangunan sila, hindi sila membro sa sibahan. Api sila sa lihok sa sibahan. Ako yung muna yung nagpamayo po sa BDC. Nga, bisan dito sa kabaliwan, bisan ang pinakagamay, pinakapupuli na tao, api siya sa sibahan. Nadal niya sa ikatulog yung mahimong leader, Pedro. No? So, dili na sa inyo nga, morang, aliong lang po kay tabangan.
Actually, at pili ko sa simbahan. Ma-change yan itong lifestyle. Pili ko tabangunod na ako'y katuwag, na ako'y katundangan, o igasahan ko ko para makapit. Amen? Okay, siguro, di na lang kung yayaran, ako lang ipresental. So, nakupamata na, kung kato ang participation, kung saka ang mga posibleng konkretong hulagway sa participation na may tabo sa ato ang diocese, sa ato ang mga parishes. Number one, right away, kana itong liturgy because we are a priestly community. Diba? Communion, what's the best expression of our communion? The celebration of the Eucharist. Ang liturgical celebration na ito, una, diadaan mapakita na ito na tunay pagkaming labot itang tanga. Imagine nyo si pari o tanang sa misa na pinakita ako class misa o ng seminaryo at hindi siya kayo dahil sa talent ba? Singer, instrumentalist, ano. Pagkapari niya, kay anak na siya ng talented siya. Yan pala, magsugod ng misa sa paagkuha sa organ. Ang organ na, sugod na. Sige, kanta. Tapos na, magdaga siya sa altar. Sugod na. At kung mausang na yung classmate, yung tao niya, na iyan naman yung tanan. So, pagkahuman, magkasa ko, ang matantaman ko sa Eucharistic na yan, no? Ako kay kapela mo ko, siya gusto siya na naay kuan, naay accompaniment ko. So, inigtuan siya ng kultura, manakaw siya kaya ito ng kaset kung sa una. Kaya play niya na pagkaga sa balik. Iyan mo matuntong music. Na kung mausang, ano yan kung so, pare rin na, hinupok na niya tanan. Tuwa, huwag ka maumuogan niya sa mga. Pwede, huwag ka maumupislit ang inuhang ko. Ano yung kasi, ano ba? So, kala, pwede nga, hindi niya itong ma-share. Pero, I think, now, moral, kama naman, ano, may community of liturgy karon sa mga parishes. So, I think, maugan niya yung unang yun yung mga kasingatian niyo sa participation. Diyan sa liturgy, liturgical participation. Very basic, fundamental na siya. May na-ato ng panindutong sa diocese, participation nato sa liturgy because we are a priestly community. Ikaduha, kini, participation in the consultation and discernment process. Ang kini, may pangutana. Nabataan ni sa mga parokya na to. Consultation or discernment process. Ako, I would believe ang ato mga Paris Pastoral Council is functioning as a venue for this. Consultation or deliberation discernment. And I think we have to ask ourselves, what else? What are other forms na makahimong tao consultation? Sama atong pre-synodal consultation. We did that, but in view of the synod, it's not our normal way of doing things. Can we do that more often? Ano yung mga question? Kung sa mga kumaagi na atong natay consultation or discernment process. Next, participation in the co-responsibility and governance of the church at different levels. So, kani, co-responsibility na, responsibility ng ako tanaw, naghanta na coordinators sa ministry, kaya they are actually taking care of some aspects of the ministries, no? Gayon, tunay ko ang father sa finance. That's co-responsibility in terms of sa governance. Ang pastoral council is still a part of the governance na. Ang labi na kung si father, gusto niya siya na ma-involve mo pa kayo, then kaya yun, no? That's your room for involving in the governance and responsibility of the church. There's recognition and appreciation of the diversity of roles, ministries, services that contribute to the building up of the body of Christ. Participation in decision-making and implementation. Sa EPIL, I think si Bishop Bong also hinted at dito sa Diyoso, kanang-anong structure simbahan. Ikan sa BEC, sumod na ay chapel. Kuman sa chapel na apa na ay sona. Yan, sona.
kita pitok ka kapilya o sa ka sona, ngayon hantod na o sa parokya is made of like 5 or 6 sonas. Parokya na yun. So, parokya na po, may mga sona, ngayon na atay mga kapilya, may mga isi. Kanakala na yung mga levels of participation sa leadership. May leader sa BEC kamay, may leader sa kapitya, may leader sa song level. Ayun, may kage, may parish, may lives. May last siguro kini, participation in the evangelization and transformation of the world. Kini mas lapat na sa participation. Ang mahulog ko, kundi tamis yung ani, our tendency, or kamo mga lay, your tendency is to participate sa liturgical life lang. Dito na ito. Unya, how about mga justice issue? How about inabungkad na ang atong bukto? How about na ay magkatupod na o mga makatapot sa environment? What is your place? Wala lang tayo atin? Una. Ano mas isang isa? Transformation. How about corruption? How about vote buying? Do we have a say to that? Sahay at participation ko ah. Malinya ta, lector, wala ito naman, that's beautiful. That's our pagsimba sa Ginoo. Pero gawas pa na, we are called to evangelize the world and to transform the world. Ano, mas kung ano siya na participation, no? Mas gabi ng commitment na usahay, hindi ko sa'yo, no? Okay, I think, so that's so what are mga implications pero at least can be done actually towards the end. Actually, in one round na lang. Sa kong tanaw, kung sa'yo mga implication, ani? This is all about communion, participation, and mission na. Number one, the need for formation and accompaniment of the clergy and the like. That way, this is one way of doing that, no? Pagpasabot ba? Practice of synodality. Include learning how to listen, to discern, and act according to the Holy Spirit. Aron, maligaya na to individualism, clericalism, ideology. So what's that? Formation, both clergy and laity. The need to be creative or flexible in adapting the processes to the local context. Finding ways to reach out to the territories, to those voices that are seldom heard, such as the poor, the young, the women, those distanced from the church. Kung saan ito pag-appeal sa ilaha? Katong nagsikat-sikat, sa una, sila appeal. Pero how can that be part of our way of being? Ngayon, the need for collaboration and networking among different levels and sectors of the church includes sense of responsibility, solidarity, subsidiarity among bishops, priests, deacons, religious, and lay faithful. So, makita niyo kini, kitang tanan na agay, no? Bishop, priests, deacons, religious, lay faithful, networking, different levels and sectors of the church. Usarap ang ligo. The need for conversion, I think this is the last slide, of course, pagpamukpok sa itong lunghan, conversion, purification of the sins of the church, at mga kasalanan, para maibutang credible sa kalibutan, may nilita na, no, we are not hypocrites, we know we are weak, we are faithful, we are also sinners, like all of us, still, we have the prophetic call na ma-historya Diyos, bahala o kitang tanang we share the same sinfulness. Pero ang kalayanan kita, we should be ready for pausaban, pag-purify, pag-ila sa ating mga pamilya, sa grasya sa kasaylos. And lastly, this is another way of putting it in the words of Pope Francis. Participation is the way that the Spirit guides the church. So now, nagsugod siya sa Holy Spirit to guide the church to realize its vocation and mission. It is not a question of giving more space to some or sharing power, but of becoming a people, a community, communion, that lives and walks together
listening to and learning from one another in order to share the gifts that each one has received from the Spirit for the good of all. Atong nagahag masipang palakpak ng atong Holy Father for challenging us to walk in the synodal steps. God bless you. Amen. Thank you. Once again, kinatakan na ito, Bishop Jory. Bishop Jory Rapada. Brothers and sisters, na-recover na itong time. We will have our lunch soon. But for that, I know na tayo mga pangutan, or as was saying kanina, even reflection, no? Reflection or some form of sharing on regards ani atong dimension sa communion. So we can have two or three. Anyone would like to start? Brothers and sisters? Pag-yelo, Bishop? Pag-yelo, Tini, ang in-charge participation. Brothers and sisters, do you have some thoughts na yung mga pangutana on regards sa sharing ni Bishop Joey? Right, sir. Okay, sis, salamat, sis, ha? Sis, Darlene. Akong question, Bishop, is about sa atong participation sa atong children, separation of the state, of the church and the state. Salamat sa inyong pangutan. That only shows nga nakita niyo ang participation is not just within or among us, but actually natin role sa kalibutan, no? Kalibutan, the secular world, the state sa manggitan. Whereas, naamagin ng concept sa separation of church and state, like the bishop does not rule over the province. There was a time, siguro, sa history of simbahan, ang obispo gihimong ikaw in charge, he is the governor at the same time. Biyahe kito na time, no? Pero, nakusap mo lang siya. Revolution, type of command, dapat ang faith and religious dapat is a separate realm. Politics should be a separate management. So that's how we are now, separate na siya. So we do not do that nga marabao o ako ilugod ang trabaho sa naalina. Pero from out of our prophetic role, we can somehow ask questions. Di lang sa mga way diretso, kung ano sa siguro, kanang paklago ba ka na? Lord, may mga issues sa mining dito dati. Sa may batay ginahimong natin ha, makatabang kami. So, you are not right away morang imo sa giinok, na wakay pulos, wakay giinok na. But asking question, maybe inviting everyone to, again, participate for your information, parental. Ano si Father, as Father Claro din rin ha? Napa, okay, Father Claro, patawag ni meeting with the civil society organizations. Some of you are part of that group, no? So it's a gentle way of actually participating in the concerns of our community without the bishop. Marabang diretso, may mga statement na ingana, nagbutili, ako iposeso kung sabi ka kahit tabo sa ato ang kahitang karoon. Gawas, lain-lain ng mga organization, kaya, may gawas, doon ay, I think, pito ng mga social agenda na pwedeng iluso sa civil society, not just kita, simbahan, na may mga organization na gusto development, gusto progress, gusto kalinaw, not necessarily under the diocese, mga NGO pamamagitan, but they can be our partner. So, what I'm saying, naan ang concept sa separation of church and state, but that should not hamper us in terms of our reaching out to the referees, pagtubag sa Panginahanan. There's a way to do that, and dili sa inyong nag-transgress sa kanang principle. So, add intra within us, we participate add intra within the church, but also add extra pagawas, nato sa kalibutan, nato sa barangay, nato sa ato ang syudad, we can be part
let's participate. Ako, I would encourage you to seek sa mga council diha sa inyong barangay, kay council diha. No? Diha, development council sa munisipyo. When you sit there, I think I requirement na you should be registered, no? Maka-registered ka ng grupo. So, kaya ato nga yung isa ka grupo, sika registered. Then you can participate in that way. Or being the salt and the light of the world. Amen. Amen. So, masa salt na ganyan, magpahin na sa namin sa laba. Yes, Bishop. One more. We can have probably two more. Sige. My son, isa pa, napailahin ba rin sa sisters? With regards sa iyong experience sa participation, labi na dito sa mga parishes or sa inyong, okay, si Brother Frank. Ay, buntag, Chef, why is my buntag? Sanan? Ako lang isuwet ko ngayon based sa akong experience of observation sa parokya, sa nasat na nabutang, no, as mga layo ko. Natando ko sa panglando na ako nadunggan sa kapari ng kislo ko sa participation ba. Kaya ang nakapa-agit din ako na ang participation sa karan na adaptive lang sa pilingon, sa feelings lang ng wala. Wala din nito dito sa itawag o kanan. Kung sa English pa, natama lang sa affective pa, hindi sa effective. Kaya tama naman sa affective. Dapat kayo ka na challenge sa kuha. And tama ka na ang participasyon na humong effective na kinanglan kinin termino na ito niya is kinang sama sa inyong Santo Papa kanang ulo na ekstasis, kanang bawas sa itong kagalingon para sa pag pag siya sunggi pag alasoban o kana siya ang dakong hagit na tuntanan kanang di bang tataman sa ato lang dibati kundi kanabang pag paghatag sa itong kagalingon pinag-dilag lang ang time di kasa din ato. O, ako, dapat kayong sampal sa kuha na kay daghan ng tagtalo pero say, mas nakukong sa ako ang kanang tama sa piling pili ba itong gikan sa ako. Ano, pero, paday matod pa. Paday lang ta. Pero muna yung kapatandong ako na akong i-share. Salamat. Kusahay, start from somewhere sa itong participation. It's not bad to start with affective feeling. Sige, isa diyan lang na level, pero possibly, magparayot ka sa pag-imbitar sa matapusan. Every now and then, magpalalong sa atong participation. Aba, ilang ihatag, ilang seke, actually, gawalunahan ka. Sa'yo, magayo ang participation by giving your pressure, if you're gonna sign up, and then you continue with your what you are doing in the world, knowing na nakatapon ka, o na ay pinsisip, pinahanlanod ka ng para sa balay sa mga para niya, hatag ko 100,000. Marit kayo ko yan. Pero sa inyo ito siya, ha? Sa inyo ito siya, ha? Pero that's one. At you say your pressure, pero ito pag lahi, yung time. Are you ready also to be there? Ay mo ang kayahan. Sa tulog ka level, ako ang liturgical o priestly, ngayon ako ang prophetic or evangelization, ang ato ang kindle, transformation or service. Those are all areas na makapalawang tas ato ang Amen. Brother, sa sisters, okay, Brother Loren. Hi, good morning. Parang gulat na lang kung ano. Sige pa. Bishop, can I have a concern na lang about the future, you know, this is a challenge on how we can participate in molding the youth. Because the youth are the future of the country. This is in relation with the recent election ng Batik. Sa mga kanito sa Lanao del Norte, barangay na siya, pero 50 pa lang, pagpag 100. Grabe kayo, palita yun. Tinista pa yun na siya.
how we can participate or we can change the system. This is the church, that we are the church, part of the church, that we can mold our youth instead of the future. So long as a child is, how we can do it by parish, by barangay, even program sa about drug addiction, sa panasya na i-mold na to because the victims are the youth, the singles, and even ganit mga hamtong, no? So, wala akong panglantaw na how we can participate in that matter through catechism baka, through teachings, or through values for mission na ating handle by parish. I know na ang local government units na ay project na about the youth formation program, but hindi pa paigo. So, it's a challenge for the whole church. Yeah, siguro that needs a whole of consultation siguro if you want to address the problems sa ating youth. Pwede na ako sa consultation kina sa mismo, no? Para makasabot kita sa ating nakalita. For now, kita na to, that's a need, no? Kumingin ka sa, posibli sa ating mission later, kung ako pa istoryahon, isa sa priority ko yung mission na to, karon, atong mga kapatanan na. If we do not do anything now, may mga pamasiyo. Wala na sila sa sila. Anak, challenge kayo. Sumpay ka sa mission, after ang sabita na sa tila. Amen. Amen. Thanks the Lord. Sobrang pagkain, brothers and sisters, Bishop Joe. And then, so, nag-mention si Bishop, I think, nag-mention si Bishop sa hindi na natin yung ma-consider Bishop na part of the synodal process, no? Kaya diyan naman sa ato. So, more or less, participate at yun, Bishop. Experience eh. So, participation na Bishop, Bishop, no? Na nanatay yung discussion. So, my soul, even at this very moment, ako lang ito itong dignity Bishop, we are already doing the participation through this summit. So, ito lang pa ka na itong ginoong and I think that's a very wonderful kick to wrap up the morning session na ito. Pero because of time, but it's a season, si Unya, taot-taot kita sa itong discussion, kung pwede, mga 30 minutes lang ang ito ang kasi ato ang taniot ko, it will be on the that side, no, sa gawas ng Ixon. Pwede rin hindi na ito ato mga gamit na sisters that pag magbanting na ng Ixon, hang your way na mo, bumalik na kita diari ka na. So, may we request everyone to please stand and let us bless the food. So, I'm forward to that. Let us come before His presence, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Almighty and loving Father, we thank you, Lord, for the wonderful morning sessions. Salamat kay Lord God for touching our hearts and our minds and putting fire on it, Lord God, that we will respond to communion and participation. We are so excited, Lord, kung sa'yong sulti ka na mo later on niya sa mission o sa mga discussion. We offer it all back to you, Lord. But now, Lord, also thank you for the food that we are now about to partake. We pray, Lord, that this will nourish us, make us even more ready to do the mission trusted upon us. Brothers and sisters, let us say together, bless us, O Lord, bless thy community. The power we see from thy power. For Christ our Lord, amen. Father, the Son, the Spirit, amen. So, brothers and sisters, atak, my joy. Atak, you can just leave your stuff there, no? Ibigin lang na kayo, kaya muna ito ang seat arrangement niya.